Kumusta po kayong lahat, mga brother and sister at sa aking mga kaibigan? Isang pagpapala po sa ating lahat. At isang magandang bagay po na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon upang magbahagi ng salita ng Diyos. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay isang mabuting gawain dahil inihahatid natin ang salita ng Diyos sa lahat ng tao upang magpaalala sa buhay ng bawat isa sa atin. At bago po ang lahat, sa ating pag-aaral at pagbabahagi, kahit sa kaunting sandali, tayo po muna ay mananalangin upang ang bendisyon ng Panginoon ay sumaating lahat. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan at sinasamba namin ang iyong pangalan o Diyos na makapangyarihan. Sa aming pong pag-aaral at mga nakikinig ngayon at nakakapanood ng pagbabahaging salitang ito, iyo po silang bindisyonan at ipuin mo kanilang mga puso, pagpalaay po o Diyos ang kanilang mga buhay, at kung sino man po o Diyos ang mayroong mga agam-agam sa buhay, mga problema at mga pasaling tinataglay o daladala sa araw-araw, dinadalangin ko po Panginoong Jesus na sila po ay iyong abutin at tulungan sa kanilang mga pasaling at problema sa araw-araw. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na handang tumulong sa mga nangangailangan at handang sumagot sa mga tumatawag sa iyo. Salamat po ng marami. Bendisyonan mo muli kami sa iyong dakilang pangalan, Jesus. Amen. Ganito po ang sinabi ng John chapter 14 verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man coming unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at katotohanan at buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po ang sinabi ng Panginoong Jesus sa taong nagtanong. Okay. Ibinabahagi ko po ito sa inyong lahat dahil marami nga pong tao ang tumatawag sa ating Panginoon. Ngunit sila'y tumatawag sa Panginoon ayon lang sa kanilang mga labi. Yan din po ang sinabi ng Panginoon na sinasamba ko ng mga tao sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi, pero sa puso, wala. At marami pong taong gumagawa ng ganyan. Isang araw po, mayroong lumapit sa akin na ibang lahi. Siya ay taga Kenya. Nagtanong siya sa tungkol sa mga salita ng Diyos. At sa pagpapala naman ng ating Panginoon, ay nabahagi na natin siya ng Word of God. At naipaalam natin sa kanya na hindi sapat ang iyong paglilingkod sa Diyos na sa labi lang, kailangan nasa puso. Kaya mga kaibigan ko, kahit sa kaunting mensahe na aking pong ihayag sa inyo, ang Panginoong Jesus ang daan at katotohanan at buhay. Siya po yung ating tatawagan, siya po yung daan ng ating buhay. Wala na pong iba, siya lamang po. Kaya kung tayo po ay nananampalataya, tayo po ay manampalataya sa ating Panginoong Jesus sapagkat siya po yung ating buhay. Wala kang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Maraming pananampalataya, pero marami pa rin ang ligaw sa daan. Ang daanan po natin ay ating Panginoong Jesus. Siya po yung ating tatawagan at siya po yung ating kaligtasan ng ating buhay. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong panonood sa maigsing pahayag. Ay nawa nakatulong ako kahit papaano. Ito lamang pong aking masabi sa inyo. Patuloy po kayong mag-aral pa ng salita ng Diyos. At ito po ay makakatulong sa inyong spiritual life sa araw-araw. Kailangan po natin ng salita ng Diyos. Although kailangan nating magtrabaho at kumain material, subalit higit sa lahat, kailangan natin ang pagkain spiritual. Huwag po natin ininiglik ang salita ng Diyos kapag ito'y ating naririnig at napapanood. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all.